الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالمعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para sa mga kapatid kong mananampalataya sa pananampalataya, magandang hapon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ang kinalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang pinili para sa sangkatauhan. Ito ay ang ganap na pamamaraan ng pamumuhay ng isang tao dito sa mundong ibabaw. At sa pamamagitan din ng kanyang pagsunod sa pananampalatayang Islam, ito rin ay magiging dahilan ng kanyang kaligtasan mula sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa kabilang buhay. Kaya't minamahal mga kapatid, bilang isang Muslim, nararapat lamang sa atin na ating gampanan ang mga obligasyon na siyang ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang suhu at propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nararapat lamang sa atin na ating isabuhay at tularan ang mga ipinagutos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ating pagsunod sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito rin ay pagsunod natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "May yuti'ir rasula, faqad ata'a Allah." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa malapit nitong kahulugan, "May yuti'ir rasul." Sino man ang sundin niya ang rasul, ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'a Allah, ay katiyakang sinunod niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sa iba pang talata ay ipinagutos ni Allah subhanahu wa ta'ala na ating sundin ang kanyang sugo, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi, "Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa rasulahu." O kayong mga mananampalataya, sundin ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulahu at ang kanyang sugo at propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay patunay ng ating قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. Sa malapit itong kahulugan, sabihin mo, O Muhammad, إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, kung tunay nga na kayo ay minamahal ninyo sa akin, sundin ninyo ako. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ, sundin ang pag pag naririnig ng isang tao ang salitang pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pumapasok sa kanyang isipan
ay ang tularan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sa kanyang pag-aayuno, o sa pagbibigay ng zakah, o sa pagsagawa ng hajj. Tama at walang duda, nararapat nga na sundin ng isang Muslim at tularan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kung paano siya nagsala, nag-ayuno, nagbigay ng sadaka, nagsagawa ng hajj. Ngunit may isang bagay na kung saan hindi dapat kaligtaan ng isang Muslim na sumusunod sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang bagay na nararapat ay tularan din ng isang Muslim ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay ang pagtaglay ng magagandang pag-uugali at mahusay na asal. Sapagkat likas sa isang tao na siya ay magkaroon ng iniidolo. Gagayahin niya ang ginagawa nito hanggang sa ang kanyang pag-uugali ay tutularan nito. At bilang isang Muslim, sino nga ba ang nararapat nating tularan? Kaninong pag-uugali nga ba ang nararapat nating gayahin? Meron pa bang mas hihigit sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang maging huwaran ng mga Muslim? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Katunayan, para sa inyo, ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay isang mabuting halimbawa. Para sa mga mananampalataya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang mabuting halimbawa sa kanyang pagsagawa ng ibada, sa kanyang pamumuhay dito sa mundong ibabaw, sa kanyang pagkikisalamuha sa kanyang kapwa, at sa lahat ng aspeto ng buhay ng isang Muslim. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang magandang huwaran. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano nga ba ang katangian ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang dapat tularan ng mga mananampalataya? Sa banal na Quran, inilarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sugat Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. At katiyakan ikaw, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nagtataglay ng napakadakilang pag-uugali. Inilarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagtataglay ng napakagandang asal. At ano nga ba ang mga gandang asal na ito? Ano ba ang mga pag-uugali ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Si Aisha radhiyallahu anha, isa sa mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay minsan tinanong kung ano ba ang asal at pag-uugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinagot ni Aisha radhiyallahu anha, "Wa kana khuluquhu al-Qur'an." At ang kanyang pag-uugali, ang kanyang asal, sabi ni Aisha radhiyallahu anha, ay ang Qur'an. Ang Qur'an. Ito ay sinabuhay ng propeta. Siya ang unang ng mga bagay na kanyang ipinag-uutos sa pinagbabawal. At lahat ng ipinag-uutos ng Qur'an ng Propeta sallam. Kaya kung tinanong si Aisha kung ano ba ang pag-uugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi at ang kanyang pag-uugali. Ano-ano nga meron sa loob ng Quran na mga sa banal na Quran? Magandang asal na dapat taglayin ng isang mananampalataya sa loob ng banal na Quran sallallahu alaihi wasallam. At hindi sa
Ito ay kagandahang asal na ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ginawa ng alam na nararapat isa. Ngunit sa tingin na inja'akum fasiqun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, sa malapit itong kahulugan, o kayong mga mananampalataya, mga taong may paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, may iman sa Allah subhanahu wa ta'ala, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kapag ka may dumating sa inyo na fasik, masamang tao, na may daladalang masamang balita o masamang salita, pinangalanan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala o tinawag siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na fasik, masamang tao, dahil meron siyang daladalang masamang salita, masamang balita na maaari may paninira sa dangal ng ibang tao. Anong gagawin ng isang mananampalataya? Anong gagawin ng isang Muslim? Ano dapat yung magiging reaksyon niya pagdating ng ganitong klaseng tao? Sabi ni Allah, fatabayyanu. Tiyakin muna ninyo, siguruhin muna ninyo na tama ang daladala niyang balita bago ninyo ito paniwalaan. Sa makatuwid mga kapatid sa pananampalataya, ang pagtiyak sa balita na ating naririnig, ito ay kagandahang asal na dapat taglay ng isang Muslim nang siyang sumusunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ating balikan sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may taong dumating sa kanya, si Ma'iz. Si Ma'iz nakagawa ng isang kasalanan, isang malaking kasalanan, at nais niyang linisin ang kanyang sarili. Tumungo siya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam sa sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi sa sugo ni Allah, Ya Rasulullah, nakapag-zina ako. Nakagawa ako ng isang kasalanan, zina. Anong ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Agad niyang pinaniwalaan? Agad niyang pinarusahan? Pinagsalitaan niya ng hindi magandang salita? Sallallahu alaihi wasallam. At niya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinasabi sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, agad niyang pinaniwalaan? Hindi. Siya ay nagtanong-tanong. Pumunta siya sa kanyang mga kasamahan, sinabi niya. Nagtanong-tanong siya. Ito ba, sabi niya, ito ba mayroong diferensya sa kanyang pag-iisip? Sabi na kanyang mga kasamahan, wala ya Rasulullah. Pagkatapos nun, namulit pa rin si Ma'iz dahil gusto niya alinisin yung kanyang sarili. Bumalik siya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ya Rasulullah, nakapagzina ko. Hindi pa rin siya pinaniwala ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa halip tinanong pa siya. Fala'al nakakabbalta aw gamazta aw nadharta ilayha bi shahwa. Sabi ng sugo ni Allah, hinanapan niya pa ng maaaring dahilan kung bakit nasasabi ni Ma'iz. Baka naman sabi niya, nahalikan mo lang. O di kaya nahawakan mo lang. O di kaya tumingin ka lamang sa kanya ng pagtingin na mayroong pagnanasa, na inaakala mo na yan na yung zina na tinutukoy natin na may kaukulang parusa dito sa mundong ibabaw. Sabi ni Ma'iz, hindi ya Rasulullah. Tiniyak pa rin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngunit sinabi niya, Anikta, talaga bang may nangyari sa inyo? Sabi ni Ma'iz, Opo ya Rasulullah. At doon na siya pinaniwalaan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at pinataw sa kanya ang parusa sa kasalanan na kanyang nagawa. Sa kwentong ito na pangyayari sa buhay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakita natin na yung sugo ni Allah, nasa harapan niya na yung tao na may daladalang hindi magandang salita. May paninira. Hindi sa dangal ng ibang tao, sa dangal mismo ng kanyang sarili. Pero hindi siya agad na pinaniwalaan ng sugo ni Allah. Dahil gusto niya munang tiyakin na tama ang sinasabi ng tao sa kanyang harapan. Kaugalian, asal na dapat taglayin ng mga tao, lalo-lalo ng mga Muslim na sumusunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun yung sinasabi natin na tila nakaligtaan ng iba sa ating mga kapatid. Paano? Sapagkat kung ating mapapansin,
Nandiyan siya ngayon nakaupo halimbawa. Dumating sa kanya yung kanyang matalik na kaibigan. May daladalang hindi magandang salita. Naninira ng dangal ng ibang tao. Sasabihin niya, alam mo ba na si Fulan ay ganito-ganyan? Paninira sa kanilang kapwa. Anong nagiging reaksyon ng isang tao? Agad-agad na kanyang pinaniniwalaan. Sinasabi niya, ay oo, tama. Totoo nga, siya nga ay ganito-ganyan. Agad niya pinaniniwalaan, hindi na siya nagsiyasat pa. Hindi na siya nagtanong-tanong pa. Pinaniniwalaan niya agad yung hindi magandang balita. Sa halip yung iba, hindi pa nakakontento. Dinadagdagan pa nila yung mga salita. Ginagatuan pa nila yung paninirang puri. At patuloy sila sa pagbanggit na mga bagay na hindi kaya-aya patungkol sa kanilang kapwa. Na tila ba kinakain nila yung laman nito? Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala yagtab ba'dukum ba'dan. At huwag banggitin ng iba sa inyo yung mga bagay na hindi kaaya-aya patungkol sa iba sa kanilang kapwa ng palihim. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma na siya ay kumain ng laman ng patay na kapatid niya. Fakat yung riba, yung pandinibak, yung pagbanggit ng mga bagay na hindi kaaya-aya patungkol sa ibang tao na hindi nila nalalaman sapagkat yun ang tinatawag natin yung riba, ang pandinibak. Ang sinasabi, totoo naman na ganito ganyan siya. Aming ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mga sugo ang nakakaalam. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ghiba dhikru ka akhaka bima yakrah, ay ang banggitin mo ang iyong kapwa sa bagay na kanyang kinamumuhian, sa bagay na ayaw niya. Banggitin mo ang iyong kapwa sa ibang tao sa bagay na kanyang kinamumuhian. Yun yung ghiba. Sabi ng isa sa mga nakikinig, ya Rasulullah, aray na yung kanapi hima akul. Ano sa palagay mo? Kapag ikaw ay nandibak sa kanya. Wa in lam yakun fihi ma lay, yung bagay na iyong sinasabi, yung kasiraan na iyong sinasabi, fakad bahasa. Tunay na ikaw ay nakagawa ng kasinungalingan laban sa kanya. Paninira, kasinungalingan laban sa iyong kapwa. So makatuloy mga kapatid sa pananampalataya, bilang isang Muslim, totoo man o hindi ang kasiraan na aking nalalaman patungkol sa aking kapwa, hindi pa rin marapat na banggitin ito ng ating dila. Sapagkat pinag-ingat tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ating saktan ang damdamin ng ating kapwa. Kaya pinag-ingat niya tayo na ating gamitin ang ating mga dila sa pagsasalita ng hindi magaganda. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Sino man, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kabilang buhay, siya ay magsalita ng mga salitang may kabutihan. At kung wala naman siyang masasabing mabuti, iyak mo, siya ay nanahimik na lamang. Huwag na niyo magsalita. May kaugnayan ito sa ating pananampalataya. Kaugalian at magandang asal na isinabuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat namin siya ikumpularan. Ngayon din mga kapatid sa pananampalataya, kabilang sa mga asal at ugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pagiging mapagpatawad. Hindi nagtatanim ng sama ng loob sa kanyang kapatid. Kung ating babalikan sa panahon na kung saan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsisimula pa lamang sa kanyang dawat. Yung mga Quraysh, yung mga hindi mananampalataya mula sa Quraysh, iba't ibang uri ng parusa, pahamak, sakit ang idinulot nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iba't ibang uri ng pahirap ang naranasan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kamay ng mga Quraysh.
At paglipas ng panahon, noong bumalik ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Makkah at kanilang nabuksan ang Makkah at nasa sa kanila ang lakas, nandun yung Quraysh sa kanyang harapan. Pagkakataon niyang gumanti, pagkakataon niyang parusahan ng mga Quraysh tulad ng pagkaparusa sa kanya, anong sinabi niya sa mga Quraysh? Sabi niya, maaga taraw na hindi pa ay hindi ko. Ano sa palagay ninyo yung gagawin ko sa inyo ngayon? Nasa akin na ang lakas. Ano sa palagay ninyo yung gagawin ko sa inyo ngayon? Yung mga Quraysh sa kanilang pangamba at takot para sa kanilang sarili, nangangamba sila na baka gantihan sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pahirap na ginawa nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay nagsimula sa da'wah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aqulu kama qala akhi Yusuf." Sasabihin ko ang salita na sinabi ng aking kapatid na si Yusuf alayhi salam. Sabi niya, "La tasriba alaykum al-yawm, yaghfir Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Hindi na kayo sisisihin pa. Wala nang pagsisisi sa inyo. Hindi ko na kayo sisisihin pa sa mga ginawa ninyo sa nakaraan. Tinatawag sila ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa kabila ng mga pasakit na dinulot nila sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinuklian ito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ng pagpapatawad. At nagdua pa siya para sa kanila, "Yaghfirullahu lakum." Naway patawarin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga ginawa. "Wa huwa arhamur rahimin." At siya ang pinakamahabagin sa lahat ng mga mahabagin. Pagpapatawad at panalangin ang sinukli ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Quraysh na pasakit at paghihirap yung mga ibinigay sa kanya. At yun yung napakahirap gawin ng isang Muslim sa panahon natin ngayon. Hindi nila pinulangan ang natin. Isang maliit na bagay ginawa ng ating kapatid lamang natin. Hindi kita mapapatawad. Ganun yung nagiging reaksyon ng isang tao. Na dapat ay hindi ganun sapagkat ang tutularan natin ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nang nakaranas pa ng paghihirap na mas mahirap sa dinanas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit sa kabila na ikinaya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magpatawad. At ganun din dapat ang isang mananampalataya. Bilang pagsunod niya sa kanyang huwaran na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin." Pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging mapagpatawad ka. "Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf." At magutos ka, ipag-utos mo yung mga mabubuting asal, yung mga mabubuting gawain, yung mga mabubuting salita, lahat ng kabutihan ipag-utos mo. "Wa'arid 'anil jahilin." At iwasan mong makipagtalo sa mga mangmang, na tila may kasiraan sa kanilang pag-iisip. Mga pag-uugaling pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang unang nagsabuhay na dapat tularan ng isang hindi maganda nga ang puso. At higit pa roon, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Walau kunta fadhlan ghaliz al-qalb lam fadhu min hawlik." Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at kung ikaw lamang ay nagtaglay ng napakasamang pag-uugali at matigas na puso, lalayo sila sa iyo. Lalayuan ka nila, iiwasan ka nila dahil sa iyong pag-uugali at iiwasan nila pananampalataya na meron ka. Kaya ang isang Muslim ay nararapat na tularan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng aspeto ng kanyang pamumuhay, higit lalo sa pag-uugali na tinaglay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa magagandang asal na itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at naging dahilan na kung bakit siya ay sinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma ba'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Tunay na ako ay sinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala upang gawing ganap at kumpleto ang mga magagandang pag-uugali at mabubuting asal.
Gabay ang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala tungo sa tamang landas at magtaglay nawa tayo ng magagandang pag-uugali at mabubuting asal na tinaglay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At bilang pagwakas sa maikling paalala ito ay aking babanggitin ang hadith na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imanan ahsanu khuluqan." Ang may pinakaganap, pinakakumpletong pananampalataya, pinakakumpletong iman mula sa mga mu'min, mula sa mga mananampalataya, ay yung nagtaglay ng pinakamagandang pag-uugali at mahusay na asal. Hanggang dito na lamang. Muli, magandang hapon sa inyong lahat. At sa aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.